Diyos mer, hi na aga. And for today's video nga po mga maribali, ngayon ko nga lang ulit ito na i-upload at saka na i-edit. Gawa nga po na ako'y busy masyado sa aking mga ginagawa sa araw-araw. At maraming salamat nga po pala sa another umaga na naman na meron ako. Bale, alas 7 na nga po ito ng umaga nang ako'y bumangon. At ito nga pong video na ito ay kakatapos-tapos lang talaga dito sa amin ng Bagyo. At aking ang pagkabangon, agad kong nabungaran ang aking si Puso na pinapaliguan na nga kaagad ang aming siligong kahit nga sobrang labing pa ng tubig. At ilang buwan ko na nga rin po pala talagang pinagpaplanuhan na pinturahan yung aming kwarto. At napakahirap naman nga po na sa pinturahan ako nagtatrabaho tapos yung aming kwarto ay, Diyos ko, ay wala man lang kapintu-pintura. At ang plano ko nga po dito, kaming dalawa lang ni Puso yung magpipintura. Pero ganun pala talaga pag pinagpaplanuhan mo kahit malayo pa ay hindi natutuloy. Kaya ang ending, eto, iniupa ko na nga lang dun sa kanyang pinsan at isa nga rin pong tumulong ang aking si Puso. At dahil hindi naman po nga itong aming kwarto ay ganun kaselan, ang aking ginawa na laang ay hindi ko na nga rin po pala siya pinaliha at saka pinamasilyahan. Kaya medyo kitang kita rin talaga yung ano, bako-bako nung pagkaka-finish nung pader. Kaya ganyan siya mga mare. At dahil para nga po hindi mabaho, para sa aming ceiling naman, ang pinagamit ko na nga po pala doon ay yung Boysen na wood primer which is water-based na din siya mga mare. At para sa kulay nga po pala yung aming wall, ang ginamit ko pala ay Boysen na semi-gloss latex na tinimpla ko doon sa machine sa tindahan. Ako na rin po pala yung personalized na bumili ng aming kulay na ganyan. At ang kulay nga po pala niyan mga mari, yung nasa taas is Bavarian cream, tapos yung bandang sa baba naman ay Dapper Tan. At para sa waterproofing nga po pala, at kasi lagi nga po nagmo-moist doon sa aming uluhan yung semento, kaya pinalagyan ko na laang ng 2 liters na super dry. At para nga po ma-perfect yung pagkatuto nung aking pinagawa ay pinalagyan ko na laang na masking tape para hindi nga sila mahirapan sa paglilinya. At dahil nga rin po wala akong maiambag sa kanilang mga ginagawa doon sa loob, kaya ako'y nag-decide na laang na magluto ng spaghetti para sa kanilang merienda. Charan, at ganito na nga po pala yung itsura ng aming kwarto. Medyo nagka-itsura na nga po siya at ibinasok na agad nga ni Puso yung aming dalawang lalagyan ng damit. At mayroon pa nga rin po kami isang malaki eh, kaso hindi na nga rin po kasya sa aming kwarto. O ayan, isinama pa nga niya yung pegi niya na hindi mapuno-puno. At bukod nga rin po doon, ikinabit na din agad niya yung sabitan ng mga sinturon. Ay inay ko po, talaga naman hindi kinalimutan na ibalik ulit. At para sa isahang kulay na lang daw, pati naman talaga yung pintuan, isinama niyang kulayan. At yun lang naman po for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong pananood. Hanggang sa susunod, mabalos!